Hello there, mga ka-El, and welcome to my YouTube channel where learning is fun! Ayan, last week na tayo ng ating pag-aaral sa 4th grading period. Sana natapos din yung mga activities at naipasa nyo na siya sa inyong mga teachers para makagraduate na kayong lahat at makapag-grade 11 na kayo. At bago natin simulan na ating pag-aaral ngayon, ay mag-subscribe mo na kayo sa channel ko, lalo na sa mga napadaan lang dyan, at hit the notification bell for more of my upcoming videos. Masaya dito, promise. At ating simula na ang ating pagtalakay ngayong araw at ang ating tatalakay ngayon ay mga pangunahing katangian ng isang mabuting pamahalaan. Mabuti nga ba? So let's see kung talagang mabuti. Ayon sa artikulong inilathala ng Governance Today noong 2020, nakabatay ang mabuting pamahalaan sa kakayahan nitong pairalin ang kanyang kapangyarihan at pagbuo ng mabuting desisyon sa lahat ng oras sa iba't ibang usaping pang-ekonomiya, pampolitika, panlipunan, pangkapaligiran at iba pang larangan. All around ito mga ka-El ha, hindi lang iisa lang. Tuwiran din itong naiugnay sa kapasidad ng pamahalaan tulad ng kaalaman at kasanayan sa pamamahala, maayos na alokasyon ng resources at epektibong implementasyon ng mga patakaran at programang naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng lahat ng tao. Nangangahulugan din na ang mabuting pamahalaan ng kawalan ng katiwalian, ayan, talamak ng korupsyon sa pamamahala, pagbibigay pansin sa boses at pangangailangan ng mga mamamayan, higit ang mahihinang sektor ng lipunan, at pagbuo at pagpapairal ng mga desisyong nakabatay sa pangangailangan at kabutihang panlahat. Narito ang ilan sa mga pangunahing katangian na isang mabuting pamahalaan at paglilingkod sa tao ayon sa artikulong inilabas ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific na may pamagat na What is Good Governance? Una, participatory. Ang malayang pakikilahok ng lahat ng mamamayan sa usapin at gawaing panlipunan at pampolitika ay isa sa mga pangunahing katangian ng mabuting pamahalaan. Ang partisipasyong ito ay maaaring tuwiran o sa pamamagitan ng lehitimong institusyon o kinatawan. Mahalagang maunawaan na ang representative democracy ay hindi tuwirang nangangahulugan na ang boses ng pinakamahihinang sektor ng lipunan ay nadidinig o nabibigyan pansin sa pagbuo ng mga desisyon. Ang partisipasyon ay nararapat lamang na maging organisado at informative or informative para sa lahat ng mamamayan. Number 2, rule of law. Ang mabuting pamahalaan ay nangangahulugan ng pagpapairal ng patas at legal na patakaran at sistema. Itinataguyod nito ang ganap na proteksyon ng karapatang pantao, partikular na mga minoridad. Ang walang kinikilingan ang pagpapairal ng batas ay nangangailangan ng hiwalay at hindi na impluwensya ang sistema ng hudisyal, gayon din ang pantay at walang bahid ng katiwaliang police force. Number 3, transparency. Ito ay katangiang nangangahulugan ang lahat ng desisyon at ang pagpapairal ng mga ito ay isinasagawa sa paraang nakabatay at sumusunod sa batas at regulasyon. Nangangahulugan din ito ng lahat ng impormasyon ay malaya at tuwirang nailalatag at nauunawaan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga tuwirang maapektuhan ng mga pagpapasyang ito. Number 4, responsiveness. Nangangahulugan ang mabuting pamahalaan ng paglilingkod ng lahat ng institusyon at proseso ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan ito nang walang kinikilingan at pagtugon sa mabilis na oras at panahon. Kailangan very quick tayo sa pag-decide at pag-implement ng mga projects and programs. Let's move on to number 5, the consensus-oriented. Karaniwan ang pagkakaroon ng iba't ibang aktor, opinyon at kaisipan sa isang partikular na lipunan. Ang isang mabuting pamahalaan ay nararapat na maging tagapamagitan sa magkaibang interes na ito upang makabuo ng pagpapasyang makabubuti para sa lahat. Nangangahulugan din ito ng malawak at masusing pagsusuri ng pangangailangan ng lipunan para sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng lahat ng mamamayan ito. Number 6, equity and inclusiveness. Ang kabutihan ng pamumuhay sa isang lipunan ay nakabatay sa pagsisiguro ng lahat ng miyembro nito ay may kaisipan at damdaming kabilang sila sa lipunan at mayroon silang mahalagang tungkulin para sa pagpapatuloy
patuloy at kaunlaran ito. Nangangahulugan ito ng lahat, partikular na ang mahihinang sektor ay may pantay at malawak na oportunidad upang mapanatili o mapaunlad ang kanilang kalagayan. Number 7, effectiveness and efficiency. Ang mabuting pamahalaan ay nangangahulugan na mga proseso at institusyong panlipunan ay nakatugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng mga resources nito. And the last one, number 8, accountability. Ang katangiang ito ay tinuturing na pangunahing taglay ng isang mabuting pamahalaan. Ang mapanagutang pamamahala ay hindi lamang inaasahan sa mga institusyon ng pamahalaan, bagkos ito ay inaasahan din sa mga pribadong sektor. Kasama dito ang mga organisasyong pansibiko sa kanilang paglilingkod sa mamamayan. Nangangahulugan ito na may pananagutang lang lahat ng institusyon o organisasyon sa lahat ng maaaring maapektuhan ng kanilang aksyon o decision. Ang mapanagutang pamamahala at paglilingkod ay hindi makakamit kung walang transparency at rule of law. E ano naman ang papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan? Number 1, ang aktibong pagkamamamayan. Ang isang aktibong mamamayan ay nagtataguyod ng kalidad ng buhay sa isang pamayanan sa prosesong political at non-political. Ito ay kombinasyon ng kaalaman, kasanayan, pagpapahalaga, motibasyon at pagkilos na naglalayong makapag-ambag sa pagbuo at mapapanatili ng demokratikong lipunan at makapagdala ng pagbabagong panlipunan. Number 2, aktibong pakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko at pampolitika. Ito ay tuwirang pakikilahok o pakikibahagi ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa lipunang kinabibilangan. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng isang pagkilos na nakaugat sa adhikaing makapagdala ng pagbabago at pagunlad sa pansibikong pamumuhay ng komunidad sa aspektong sosyal, pampolitika, pang-ekonomiya at iba pang aspektong tuwirang nauugnay sa pamumuhay sa lipunan. Number 3, pagkilala at pagsunod sa kapangyarihan ng batas. Ang pagtataguyod ng mabuting pamahalaan ay hindi lamang tungkulin ng mga namumuno, bagkos ito ay tungkulin din ng mga mamamayan. Kaugnay nito, nagpapatupad ang pamahalaan ng mga patakaran at batas na nararapat sundin ng bawat isa upang masiguro ang kaayusan sa lipunan. Nagkakaroon ng maayos na lipunan at mabuting pamahalaan kung ang lahat ng mamamayan ay kumikilala at sumusunod sa kapangyarihan ng batas at patakaran sa lahat ng oras at sa lahat ng kanilang gawi at pagkilos. Number 4, mapanuri at matalinong pagpili at pagbuo ng pagpapasyang politikal. Ang mabuting pamahalaan ay nangangailangan ng mapanuri at matalinong pagpili ng mamamayan ng mga pinuno. Nangangahulugan ito na ang pagganap ng mamamayan ng kanilang karapatang bumoto ay ganap na naisasagawa ng mga integridad, katapatan, pagsusuri at walang anumang bahid ng takot, pagdiin at pagpupwersa. Sa ganitong kalagayan ay nailuluklok sa pwesto ang mga karapat dapat at naaayon sa tunay na kagustuhan ng nakararami by the majority. And number 5, mapanagutang pamumuhay sa lipunan. Isang malaking salik sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan ay ang mapanagutang pamumuhay ng bawat mamamayan sa lipunang kinabibilangan. Nangangahulugan ito na nararapat na malinang ng bawat mamamayan ang tunay na diwa ng pagiging kasapi o kabahagi ng isang lipunan. Sa pamamagitan nito, tinitingnan ng isang individual ang kanyang sarili bilang kabahagi ng lipunan at magsasagawa siya ng pagkilos na naaayon hindi lamang sa kanyang pansariling kapakanan, bagkos ito ay nakabatay sa kabutihan at kaunlarang panlahat. Mga hakbang tungo sa mabuting pamahalaan. Ang mabuting pamahalaan ay nangangailangan ng balanseng pamumuno na may maayos at epektibong ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan. Ang hamon ng pagkakaroon ng mabuting pamahalaan ay nangangailangan ng pagbabago sa mga gawain ng pamahalaan, reforma sa burokrasya at pagtataguyod ng aktibong partisipasyon ng mamamayan na nakabatay sa kabutihang panlahat. Ilan sa mga pangunahing hakbang sa pagkamit ng mabuting pamahalaan ay ang mga sumusunod. Number 1, reformang administratibo. Nakabatay
Ibinabantay ang mabuting pamahalaan sa kalagayan ng burokrasya at lipunang sibil. Nagiging posible ang mabuting pamahalaan kapag nagkaroon ng pagbabago sa kasulukuyang kaisipan at pananaw ng mga namumuno. Nangangailangan ng higit na malawak na diwa ng pananagutan sa lahat ng naglilingkod sa publiko para sa kabutihan ng mamamayan at sa paghatid ng serbisyong publiko. Ang pagbabago ay nararapat na maipamalas sa pamamagitan ng reformasyon ng mga gawi at pagpapahalaga ng iba't ibang level ng burokrasya, hindi lamang sa istruktura nito kundi maging sa kanilang mga proseso at sistema. Number 2, reformang elektoral. Sa kasalukuyan ay maraming Pilipino na tinitingnan ang sistemang demokratiko sa konsepto ng electoralism lamang. Nangangahulugan ito na katuon lamang ang kanilang pagganap bilang mamamayan ng isang demokratikong pamahalaan sa pagpili o pagluklok sa posisyon sa isang partikular na kandidato. Ayan, nag-aaway-away dahil sa mga kandidatong kanilang pinipili o kinikilingan. Upang makamit ang mabuting pamahalaan ay kinakailangan ng reformang elektoral upang magkaroon ng reformang pampolitika at umira ng patas at malayang halalan kung saan ginagampanan ng mamamayan ang kanilang karapatan sa pagboto ng walang anumang takot, pagdiin at puwersa. Ang istriktong pagpapatupad ng Electoral Code of Conduct ay kinakailangan upang masiguro na hindi inaabuso ng nangungunang partido ang kanilang makinarya sa pag-impluwensya ng proseso ng halalan. O bati-bati na po tayo ha, tapos na ang eleksyon. Reformang hudisyal, yun po ang ating pang number 3. Ang sistemang hudisyal ay ang sandigan ng karaniwang mamamayan ng bansa. Kung ang layunin ay magkaroon ng mabuting pamahalaan, nararapat lamang ng hudikatura ay malaya at hiwalay na umiral ng walang anumang dikta o impluwensyang panlabas, lalong-lalo na ng ehekutibo at lehislatibo. Dapat separated silang tatlo ha? Kaugnay nito, kinakailangan ng konkretong pagkilos upang gawing accessible, mabilis, epektibo, abot-kaya at makabuluhan ng sistema hudisyal ng bansa. Nangangahulugan din ito ng pagtaguyod sa rule of law. Let's move on to number 4, paglaban sa korupsyon at katiwalian. Ito ang kulang sa atin eh. Upang makamit ang isang mabuting pamahalaan, kinakailangan mawakasan ang anumang anyo ng korupsyon at katiwalian sa pamahalaan sa lahat ng ahensya. Naku, napakaraming mga korup sa mga agencies. Alam natin yan. Institusyon. At tanggapan ito, corruption anywhere, diba? Ang korupsyon sa politikal, ekonomiko, sosyal at administratibong konsepto ay nakakasagabal sa epektibong pagganap ng pamahalaan at mga ahensya at institusyong nito ng kanilang tungkulin. Ang epektibong institusyonalasyon at reforma na naglalayong mawakasan ang korupsyon at katiwalian sa pamahalaan ay nararapat na maitaguyod at umiral upang magkaroon ng isang mabuting pamahalaan. And number 5, pagtataguyod ng pambansang pagkakaisa. Ang pagnanais ng mabuting pamahalaan ay nangangailangan ng pagkilala at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng mamamayan nito upang makamit ang pambansang pagkakaisa, unity. Nangangahulugan ito na ang mga patakaran, sistema, programa at anuman ng pagkilos ng pamahalaan ay nararapat na maging inklusibo para sa lahat ng mamamayan nito, anuman ang kinabibilangang pangkat o sektor sa lipunan. At lasa talaga ito mga kaela, stay put lang kayo. Kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Number 1, napapanatili at napapalakas ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Ang pagkakaroon ng mataas na tiwala ng mamamayan at mga institusyong panlipunan sa mabuting pamahalaan ay nangangahulugan ng ganap na pagsuporta at pakikilahok ng mga ito sa mga institusyon, hakbangin at tunguhin ng pamahalaan. Support, support din! Number 2, nakabubuo ng pundasyon para sa kaunlarang pambansa. Ang pagkamit ng pamahalaan ng ganap na tagumpay at pambansang kaunlaran ay nakabatay sa suporta ng lahat ng mamamayan at institusyon nito sa anumang level. Kung hindi matibay ang pundasyong ito ay hindi nagiging posible ang pagkamit ng tagumpay at kaunlaran ng isang bansa. Number 3, aktibong pakikibahagi ng mamamayan sa mga usapin at gawaing panlipunan at pampolitika. Ang mabuting pamahalaan na nagbibigay sa mamamayan ng karapatan at kalayaang makibahagi sa mga usapin at gawaing panlipunan ay
nakalilinang na mga mamamayang may mataas na antas ng partisipasyon at pakikilahok sa mga usapin at gawaing pansibiko at pampolitika. Sa kalagayang ito, hindi lamang naitataguyod ang tunay na diwa ng demokrasya, kundi nakahuhubog rin ito ng involved citizens sa halip na demanding customers. Number 4, epektibong nakaangkop ang lipunan sa anumang pagbabago. Ang pagkakaroon ng mataas na tiwala ng mga mamamayan sa mabuting pamahalaan ay nangangahulugan ng pagiging bukas ng mga ito sa anumang pagbabagong ilalatag ng pamahalaan upang makamit ang layunin nito na mapaunlad at mapabuti ang lipunan. Malapit-lapit na, number 5, katatagang pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya. Ang pagkakaroon ng mabuting pamahalaan ay nangangahulugan rin ng pagkakaroon ng matatag na pamahalaan. Sa pamamagitan nito, epektibong napapairal ng pamahalaan ang kapangyarihan nito sa lahat ng aspekto. Very smooth ang flow. And the last one, mga ka-L, number 6, kaunlaran sa yamang tao ng bansa. Ang pagbibigay ng mabuting pamahalaan ng pantay at patas na karapatan at kalayaan sa lahat ng mamamayan nito ay nangangahulugan ng pagbibigay ng pantay at patas na oportunidad upang mapaunlad ng lahat ng mamamayan ang kanilang buhay sa iba't ibang aspekto at larangan. Tatapos ang ating week 8 and of course ang 4th grading period natin. And congratulations sa inyong lahat dahil gagraduate kayo at mapopromote kayo sa grade 11, 12, 13, 14. Bahala na kayo kung anong grade yun. At huwag kalimutan na lahat ng aral na natutunan ngayong taon na to, maging mabuting mamamayan, makialam, makilahok, at of course, maging disiplinado tayong lahat. In that way, makakatulong tayo sa pag-unlad ng ating bansa. With this, just a thought from Lady L. Bye-bye for now!